Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Polomolok, South Cotabato. Kasi galing tayo ng Jensan mga ka-keepers, so pabalik tayo ng Cotabato. Dumaan muna tayo sa isang breeder at fish keeper ng betta fish mga ka-keepers na si Talentadoy. So ayan siya guys, nandun siya. So si Master Talentadoy, so subscribe nyo sa kanyang channel, YouTube channel niya, sa TikTok. So ilalagay natin sa screen. Ayan guys, oh. So paki-subscribe, follow lang kayo sa kanya guys. So ayan, pagpasok mo pa lang sa kanyang bahay, makikita mo na yung mga bottles niya ng mga betta fish. So nandito yung grooming area niya, yung mga tanks niya guys. So dito daw yung breeding area niya. So tara, pasukin natin. So ayan sir. So bago tayo magsimula, shoutout muna. So shoutout sa mga ka-team ko dyan sa General Betta. Ayan, shoutout sa inyo guys. So ano yung mga channel na i-promote mo dyan? And guys, pa-follow naman ng TikTok ko, Papa D, or search nyo ng @Talentado, at saka YouTube channel ko, Talentado. So yun. So ayan mga keepers. So ayan guys, tara, tour muna tayo sa kanyang barracks. Let's go. So ayan mga keepers, dito yung kanyang breeding area sa loob. So meron siyang yung mga ayan, mga ice cream. Guys, bago lang tayo ng breed. Ayan. Anong breed mo ngayon dito? Meron akong BO City, Black Orchid, Black Orchid, saka Trump Platinum King. White, ngayon Chimpy K na alin? Na Platinum White. Ito, tapos ito? Tapos FCCP na CP. Orange base din na FCCP. Tapos may Royal Blue. Ayan. Freesium na lahat yan. May mga fry na yan? Ah, meron tong fry. May fry na. Tapos ito, palpak yung blackhead. Naka, ano, tatlong salang na ako nito. Wala, di talaga nagbigay yung fem ng itlog. So, mga ilang ano dito? Mga ilang pair ng i-breed mo dito ngayon? Mga 9 pieces. 2, ah, 9 4, pairs. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pairs, pero ang nag-success lang, 8 out of 9. Mabibig. So, ito, may mga fry na to, madaming fry. Ayan. So kapag ikaw ang breed ng ng betta, mga ilang days mo bago tanggalin yung yung males? Ako nakadepende eh. Pero usually mga 10 days old na yung mga fry, doon ko pa lang tinatanggal. Tinatanggal mo yung mga nung male. Nung una after freezing talaga mga 3 days yung tinatanggal. Dati. Ko. Oo. So ngayon. Pero ngayon 10 days old na kasi minsan may mga lamok. May mga disadvantage at saka advantages yung pagtatanggal eh, tsaka hindi tinatanggal. Uh-huh. Advantages naman ng pag di mo siya tinanggal hanggang 10 days old, pwede mo siyang hindi mo na kailangan tanggalin yung kitikiti. Kasi minsan pinapasukan ng kitikiti yung tama. Breeding tub, tapos uh-huh, kinakain yung mga fry. Right. That's why hanggang 10 days old, tapos salang ko na sa grow out. Mga ilang days bago ka mag-grow sa grow out yung mo? Fry. Yan, pagka 10 days 10 old days, din. Sabay na sa tatay, pagtanggal sa grow out na agad. So may mga grow out ka ngayon dyan? Mga pinatin. Meron. Ma-share sa kanila. So yun mga ka-keepers, so, Black Orchid, meron siyang dito, Platinum White, HMPK, mga AOC na Red Base, Orange Base. So ayan. Dito yung kanyang breeding area. So yan lang mga keepers, so, sa isang lang maliit na lalagyan ng ice cream, pwede ka nang makapag-breed ng betta. Saka so, sa lahat ng advice ko lang, sa lahat ng breeding tab ko, ito yung pinaka the best na naging breeding yung, ko. Kasi dumaan na ako sa mga planggana, gaya nito, yung pabilog, ito yung the best para sa ito sa mga mabilog, konti lang mga fry, parang mamatay sa dito, parang mas saka, maraming. Makasave ka ng space kung gusto mo madaming i-breed. Kasi yung bilog, malapad na. So ito, rectangle. Ilang liters ngayon? 3 liters. 3 liters, Nabili ko ito sa Fitmart Jensan. Okay, sige. So ayan. Mga keepers, nakita na natin yung kanyang guys, yung kanyang breeding area. So ngayon, tapos ng breeding area, syempre, doon tayo sa grow out. So ayan, punta tayo sa kanyang grow out. Saan ang grow out mo? Dito. Ito, mayroon akong grow out. Ito, ang dami. So, na-select na to guys. Dami. Dami guys, Lamig ng tubig. Sa pulong ako, malamig talaga. Halos female na to, dark female base. Female na mga dark base na mga FCCP. Dami guys, Na-select na to, na kunti na lang to.
Alas female na din yan. Female na lang yung doon dito guys. Ayan o. Mga keepers, ito yung unang ano niya sa mga female natira. Paso tayo dito sa kanyang ano, grow out guys. Yun. Kanyang grow out mga keepers, ilang tatlong ano, long floor. Ayan, dito tayo muna sa ibaba. Anong meron dito? Ano dyan, second batch to ng breeding. Merong Grizzel, Royal Blue, tsaka Super Red. Pinagalo ko na yan. 3 years na trap pan. So kung ikaw sa grow out, mga ilang inches ng tubig mo, ganito lang. 3 inches. 3 inches ang taas. Ako dito. Pero mag-upgrade ako nito kasi mahirap to. Parang 2 layers na lang. So gagawin ko din siyang 8 inches. Tapos eight yung tubig, inches. Mga 6 inches. So, ano to, na water change na? Wala pa? Wala pa. Simula pag-fry. Ay, kakapon, nag-water change na. Kailangan mag-water change. Madali so, lang okay, siya kasi so, dami. Direct sunlight din siya, nag-green siya. Kakapon, nag-water change ako, direct tubig na. Oo. Diyan nyo, mga to, grizzled, no? Grizzled. Na, ano, HMPK. Oo. Guys, so, ang dami. So, mga ilang, ano, yan dito? Mga ilang batch yung nandito na ni-grow out, nalagay mo sa grow out? Mga ilang ano, dalawa pairs. Lang to. Dalawang pairs lang dalawang to? Pairs. Isang pair ng Grizzel, tapos isang pair ng FCCP. Okay. Tapos halos dark base yung lumabas. So, yun mga keepers, so, tignan nyo guys. Oh. Pag ginagayto nyo yung tubig, lumalapit yung mga isda sa kala nila pagkain. Yan o. Oh. Halatang gutom. Gutom. So, anong dami o. Di pa nakapag, ano, ayan, guys, so, papakain dito pa. Yun, sobrang dami mga keepers, solid. Solid guys. So, ang anong diet nito? Nung ano pa sila, mga fry pa sila. Ano? Di pa ito nakatikim ng ano eh, PO1 eh. Puro DAP niya to. Ah, so, nung first 3 days to 5 days, BBS kapag meron ako. Pero pag wala, muhina na. So sagana pala ang pulamulok sa ano? Wala, sa wala. DAP niya? Sali sa pulamulok, wala talagang live foods dito. Ah, so dinadayo pa ng Jensen. Ah, Jensen ka pa galing. Para makumuha ng so, ano. Ganon ka effort yung fish keeper dito sa Pulong. Oh, guys, ang Jensen guys siguro mga 15 minutes. 15 minutes ba mga ganun? 15 minutes. Oh, 15 minutes guys para lang kumuha ng ano ng DAP niya para sa kanyang mga betta fish. So paglaki ano na, to be fix na. To be fix firm na mga keepers. Oh. To be fix, so kiti-kiti wala masyado dito. Wala din. Wala rin. Nandun din lahat sa Jensen. Pinapuunan lahat. Mga ilang ano na to sila? Mga ilang weeks? Ano? 3 months na to? Ah, 3 months na to? So hindi po na na-jar? Hindi pa. Pero yung iba dito, na-jar na yung sa harap, yung nasa bote. Oo. Kasi pinabunot ko lang sa mga bata to. Mga ganito. Tapos yung mga female, malalaman kung itatapon o hindi. So doon sakaling machine mo na ano? Sakaling machine. Na... Pag lumaki na yung Oscar ko, nako, automatic yan, ubos lahat to. So dito naman sa itaas, wala masyado. Ito na, silika na din to. Oh guys, Grizzle, so dito wala masyado dito mga keepers. Oh. Ayan guys, so yun lang tubig niya mga keepers. Ilang ano lang, ayan lang oh, 3 inches lang siguro yan. Ayan, mga 3 inches nga. Ang taas ng tubig. Ayan, wala masyado dito. Dito yung mas marami. Ayan oh. So, yan mga keepers, meron pa siya dito guys. Grow out. Ito, konti na lang din to. Ah, konti na lang. Ay, maliliit pa. Maliliit pa guys. Hindi ko masyadong makita. Napaghalo ko na yung malamit ang tubig. Mga 2 weeks old, tsaka 1 week old. Na ano, fry. Itong batch kasi nito, sobrang busy ko sa SK. That's why, hindi ko siya nakuha na ng mga live foods. So, yan. So, dito wala na. Wala na. Yan. Mga breeder. So, ang next natin, sa ano tayo? Dun sa mga jarring mo. Bago tayo sa grooming. Yan. So, pagkatapos ng grow out mga keepers, syempre, mag-select tayo ng betta fish, guys. So, sa pag-select natin, kailangan natin mag-jarring. Ayan, yung mga jar niya. Sobrang dami. Okay, so. Yan. Ito naman yung mga jarring ko, guys. Yan. Siyempre, shoutout sa papa ko na pigpanday. Ayan. So, shoutout na sa tatay niya. Na naglagay ng ano nito, ng rack. Ayan. So, simple ang rack lang mga keepers, pero maraming pwedeng mailagay. Oh. Tingnan nyo guys. Sobrang lawak. Extend pa natin dun sun. No? Ayan.
So yun mga keepers, ano dito, ano yung mga nadyaring mo dito, tingnan natin. Tayo yung grizzle, merong yun na, meron sa dito, FCCP guys, sa babae. Super and red. May mga super red ka. Yun, may mga super red nga. Yan, may mga super red siya mga keepers. Yun guys. Kita yun ang super red. Yung PK, yun ang laki na. Luslita na napanos. Ilang months na ito nandito lahat to guys. May mga reso para dito. 4 months na to. 4 months na, yun o. Magpala. Yung mga keepers, may mga super red siya guys. Yun. May ano ka, magsali ka sa ano, show sa Davao? Magpadala 24 sa uwi. Oh, ayan na guys, oh. Meron siyang HMPK na red. Tapos dito marami pa. Marami pa mga keepers, oh. Ito may grizzled sa dito guys. Ayan, grizzled. Ganda ng form, oh. Ganda ng form mga keepers. Grizzled. Ito mga breed mo na to. Mga grizzled. Mga HMPK. Grabe guys. Breed lahat. Dito. Tapos. Ayan guys. Ito may mga grizzled sa ilalim. Ayan. Kawawa lang yung mga isda dito kay lamig. Lamig no. Pero sanay na siguro sila. Sanayan lang din. Ayan, meron siya ng ano dito, FCCP, grizzled, base. Ayan guys. Ito, grizzled din. Karamihan niya mga grizzled. Tapos, meron siyang mga red, super red. Ayan guys. Ganda ng mga form, oh. Ganda ng mga form. Ganda yung form nila mga keepers, so tingnan yung caudal, tapos yung ventral, hindi siya manipis, kapal siya, oh. Okay, so ganda, ganda ng klase, ganda ng linya. Yan guys, dito grizzle din. Ano pa bang ibang mga strain mo maliban dito sa grizzle? Half moon, may half moon ka. Itong half moon na to guys, crossbreeding to kasi wala akong female before ng male before ng royal blue. Mm. So meron akong half moon na mascot, so pinagcross ko sila. Tapos ito yung mga labas, parang pamigay na din to sa mga bata sa bunot-bunot. Para siyang ano? Okay. Mahaba yung kanyang ano. Maginit pa lang. Anal niya guys, oh. Yan, yan yung half moon. So yan mga keepers, yung kanyang ano, sobrang dami, di natin maisa-isa lahat guys. So pinakita lang natin yung mga, yung ano talaga niya, mga grizzled, super red. So may mga ano pa siya dito guys, ito blackhead ba to, steel blue. Ayan. Ito may FCCP. So yan mga keepers. So subscribe kayo sa channel niya guys, follow niyo siya sa TikTok. Ayan, so gusto niyo siyang message, pwede siyang message guys. Ano ba? Saan ka ba pwede kontakin? Sa Facebook page na lang. Facebook page mo. Ayan. So, ilalagay ko sa screen mga keepers ang Facebook page niya. So, yun guys. So, yun mga keepers. Tapos na tayo sa ano guys. Sa may jarring area niya. Sa grooming naman tayo. Yan. May mga tanks. Mga ilang tanks meron dito lahat? Hindi ko estimated. Basta 12 tong beta tanks. Tapos 9 tong ano. Plastic. Plastic jars. Oo. Oh. So, ito guys, pakita niya sa atin yung kanyang ginugroom kasi merong beta show na coming ngayong ano, 24 sa Davao. So, saan dito yung ginugroom mo na beta? Ito lang yung pasok sa standard ko, pero ito. Ginugroom pa kung mahabol o hindi. Pang support lang. Support. Ito, ano ba ito siya? FCCP? FCCP na orange base. Okay. Orange base na FCCP. Tingnan natin guys. Ayun. Ganda nga ng form mga keepers, oh. Pero ano na lang kulay, no?
Gulay. Oo. Gulay, dapat magkulay na to ng isang linggo. Yan guys, ang kanyang isusupport sa show. Orange base, red base? Orange. Orange base na FCCP. So ano, ayan, may mga ano siya. Yan guys, dito FCCP din. Ito, ito mga grizzle, mga top form na to, na mga pick ko for breeding materials. Ah, materials na siya. Kasi bagsak siya sa akin sa coloration. Oo, eh. Para siyang ano no, may so, pagka violet na. Oo, oh, nag-solid na siya. Pero so, sa form siya, maganda na. Ganda talagang form niya. Oo. Pang materials na lang. Ang guys, so maganda yung mga form ng kanyang grizzled. Ito pang materials. So napansin ko rin kanina doon sa jarring guys. Ganda talaga ng form. Yung anal tsaka caudal niya. So, sobrang ganda. Yan. So, every ano, sa ano naman, pag water change na mga ano dito sa ano mo, grooming mo, mga ilang days bago ka mag water change? Every day sa ano, sa ginogroom talaga every day. Every day water change sa ganyan. Pero yung sa mga normal na lang mga ganito, every 3 days three kapag days. Tinawad pa 1 week. Pero ano siya? Tanggal lahat ng tubig 100%. Hindi. Oh. Ano lang 30%. 30% lang. Parang siphon lang rin sa ilalim tapos siphon lang tanggal, dagdag bawas lang. Dagdag bawas. Dito ganun din sa ginogroom, dagdag bawas. Araw-araw to siya. Dagdag bawas. 30% din. 30%. Ayan guys, sa mga ginogroom niyo na beta everyday. So ayan, everyday siya nagwa-water change. Ayan. Marami pa dito pwede pang ipinip. Ayan, FCCP niya. So pwede all na lang kaudal. Okay, so mga beta fish yung mga keepers. So ayan guys, dito sa kabila wala na? Wala. Ah, meron sa likod. Likod. So anong meron dito sa likod? Girok ka lang ito na ano. Parang jarong din ito. Ayan. Ito yung mga crossbreeding. Nakakumun na ano, royal blue o mascot. Mascot. So ayan guys, mga ano. So ayan, yung mga trophies ni Talentadoy. Yan yung mga placer. First place guys, ito. So ito, ano ka dito? Ano to? Hellboy, Prince. Ah, Prince. Oh, Prince of Hellboy. Sa Battle of AC mga keepers, maraming iba-ibang klaseng kategory. So kapag nanalo ka doon sa kategory na yun, magiging Prince ka. So kapag lahat naging Prince, mga 10 kategory siguro, Prince, maglaban-laban para magiging King of AOC. Ayan. Ito, ano to? Sa King ano? Yan ito. Sa Marvel. Ah, ito guys, ito na yung sabi ko sa inyo. Maglaman-laman lahat ng prince na ano na kategory sa AOC. Pag sino nanalo, sila yung magiging king of AOC. Ayan, Battle of AOC mga keepers. Ayan ang kanyang trophy. Ayan, mga ano, plaque niya, first place. Ayan guys. So, nandyan. Mga ano, mini show. Ito guys, bunot-bunot kasi madaming bata dito. Ayan, piso-piso ayan. Lang, magkakabeta ka beta na. Ka na, ayan. Dahil yun, piso-piso lang, kakabeta ka na mga keepers, oh. So, ano, paano ba yan, ano nito? Bunot ka lang, tapos kapag yung number mo 1 to 30 or 1 to 20, magkakabeta ka na. Mapasok sa 1 to 20? Pasok sa pero 1 to 20. Mga ilan to lahat tong nandito, na numbers? 600. Ah, 600? 600. So, yan mga keepers, oh. Maganda to. So, bunot-bunot daw, magkakabeta ka na, guys. So, sa 1 to, ano, na number. Ayan, oh. Piso, salagang piso, kakabeta ka na. Ayan mga keepers. So, dito naman, yung mga vitamins niya. Ito, flex ko na. Ayan, ayan. Ito, flex ko lang itong gawa ni Papa guys na tiles na aquarium. Ayan, tiles daw na aquarium mga keepers. Gawa ng tatay niya. So, nalagyan na ito ng tubig. Nalagyan na. Kaso, ang nilagay namin dito nung una, mga salt water. Pinagbabawal. Oo. Ayan, so ayan guys, oh, ganda. Tiles. So ano itong lagi ito? Silicone din. Silicone. Ah, okay. Ganda, oh. Okay, tiles.
glass lang siya, oh. Kita niya. So dito, meron siyang culling machine na flower horn. Ganda ng ulo. Si pangalan ito? CJ. CJ, shout out kay CJ. Nakuha sa pangalan na ano, ka-talking stage. Nakilala din sa TikTok, CJ. Ayan, CJ. Ayan mga keepers, dito, ano bang meron dito? Ayan, may mga battle-battle din siya guys. So. Ito yung ano, ito yung 2 piso. Ayan guys. Sa halagang piso, magkakabeta ka ng mga keepers. Ayan, tubig at swarm. Tubing niya mga keepers, oh. Running water talaga dapat para yung dumi. Ito, ano man ito meron dito? Ano ito? Yung crossbreeding. Yung real deal tsaka mastok. Daming beta guys, oh. Yan, to reflex swim niya. Nakakain niya doon. Matagal ito maubos? Matagal. Umubos ako ng mga 400. So, diyan siya na mamatay? Di naman. Pero may natatanggal sa ilalim. No, sa ilalim, di ba? No? Meron inuha talaga. Inuha ko una sa ilalim. Di naman siya patay. Papapatay pa lang. Pagulungay. Pagulungay, papunta. Yan, may mga koi fish dito mga keepers. Yan, mga koi. Doon. Yan. So, ayan guys. Ito yung ano mo? Ah, wala pa lang. Ayan guys. Mga koi. Ayun, then, ano na lang. Ito na lang ba yung ano mo? Ito na lang. Oo, so hanggang dito na lang mga keepers. So, ayan guys. Ayan mga keepers. So, sana nag-enjoy kayo mga keepers at meron kayo natutunan sa vlog natin ngayon. So, pabalik na tayo ng Cotabato City after nito guys. Kailangan makaalis tayo agad kasi mamaya mainit na. So, maraming salamat mga keepers. Ayan si Talentadoy. So, yung ano, sa TikTok. So, ano pa? Wala ka na pang ano, i-shoutout pa? Wala na. Ganyan. Shoutout ulit sa General Beta team. Ayan. General Beta mga keepers. So, maraming salamat guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time mga keepers. Maraming salamat. Peace out. Bye-bye.